Meron po bang pinaplano ang Department of Public Works and Highways na isang proyekto para ho, kung hindi man tuluyang mawala, eh talagang mabawasan man lamang ng 50% ang pagbaha sa Metro Manila tuwing umuulan? Ang isa pong kinoconsider ng ating pamahalaan o ng DPWH, yung pong mga retarding pans na gusto po namin magawa, kaya lang ang nagiging problema po natin dito sa Metro Manila ay yung paglalagyan po, dahil medyo wala na po tayong espasyo dito sa Metro Manila kung saan ilalagay ang itong mga retarding pans na to. Ito po sana yung magsasalo muna, tulad po na nasabi kanina na pag tumaas po ang level ng tubig sa dagat, ay hindi po makalabas kagad dito sa ating mga outfall yung ating mga tubig. Kaya nga po ang isa pong minumungkahi namin ay magkaroon nga tayo ng mga retarding pans na kung saan doon muna dadalo yung tubig baha habang hinihintay natin bumaba yung tubig dito sa sea level or sa Manila Bay or sa anumang sa dagat po. Mm-hmm. Wala ho tayong mapaglalagyan, ng ibig sabihin, walang pwedeng hukayin. Walang imbakan. Imbakan ng tubig baha, ma'am. Wala tayong makita. Ang una po nating nakita sa aking pong pagkakaalam ay yun po sana sa USD sa Espanya. Aha. Pero mukhang hindi po yata pumayag ang pamunuan ng USD. Kasi yung ilalim po niya ng hukayin, hindi po ba? Po. Yun yung plano niyan. Kasi doon po may malaking lugar. Meron po tayong ginagawa diyan sa San Juan na na pumping station. Ito po yung sa May Tunas. Ang isa lang pong problema namin ngayon ay yung right of way acquisition po. Patuloy po namin nakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng lupa doon na para po matapos na natin ang proyekto na ito. While ginagawa po namin, nagkakaroon po ng delay dahil po dito nga sa pag-uusap tungkol sa right of way acquisition. Isa po makakatulong ito doon sa lugar na yan. Ang bawat local government unit po ngayon ay nagsasubmit po sa amin ng kanya-kanyang master plan, drainage master plan, at upang pong ipagsama-sama natin at makagawa tayo ng isang kapuang master plan para dito po sa Metro Manila.